Alam mo mabuti eh, kasi simulan natin ang pagluluto ng kare-kare. Ayan, ito na yung ating mga ingredients para sa ating kare-kare. Oxtail or buntot ng baka, bawang, sibuyas, sitaw, talong, pechay, at saka kangkong. Magkahalo na yung kangkong sa kapechay dyan. And then, peanut butter. So, dalawang ganito yung nilalagay natin kasi malaki yung kaldero na lulutuan natin ng kare-kare. And, syempre, hindi mawawala si Mamacita. Mamacita at suwete or anato powder. Yan, laging kasama sa pagluluto natin si Mamacita. Also, meron din po tayong rice powder or giniling na bigas. Yan, ito yung magsisilbing pampalapot natin sa ating kare-kare. Kapag wala nito, medyo malabnaw, magiging malabnaw yung kare-kare nyo. So, kailangan lagyan natin ito. Okay, yan guys, nilagyan na natin siya ng cooking oil. Mga around 2 tablespoon cooking oil. Pag madali pangit. Lagay na natin yung bawang. Dapat dito. Okay, lagay na rin natin yung sibuyas. Para hindi masunod yung bawang. Ito yung nabili namin kanina sa ito yung nabili namin kanina sa fish market. Actually, dito sa fish market, hindi lang puro fish yung mabibili mo. Makakabili ka rin ng mga beef, vegetables. Ito yung oxtail na bili namin siya for 30 dirhams lang. So, it's around less than 500 pesos. Tama. Lagay na natin yung ating oxtail. Saka nga pala meron siyang kasama ang tuwalya. Tuwalya ng baka. Ito yung pinagpakuluan natin ng oxtail kanina sa pressure cooker. Ibubuhos natin siya para yung lasa niya na naipon dito sa sabaw ay masama sa ating kare-kare. Yan. Kita nyo na ganyan yung katas niya. So, para mas lalong maging masarap yung ating kare-kare. Yan. Tapos dagdagan na lang natin siya ng tubig pa kasi kulang siya. Yan, tinakpan ko na siya. Takpan nyo muna siya para mabilis kumulo. Then, pag kumulo na siya, pwede na natin ilagay yung ibang mga seasoning or yung ibang mga ingredients natin dyan. Hindi na natin kailangan antayin lumambot yung baka kasi malambot na nga siya. Okay, kumukulo na po yung ating sabaw. Lagay na natin yung iba nating ingredients. Lagay muna natin yung ating peanut butter. So, ilalagay na po yung peanut butter. Yan. Pero malasa siyang peanut. Ayan po yung ating gamit na peanut butter. Skippy, extra crunchy. Meron siya mga chunks ng peanut. So, pag kinain nyo siya, malalasahan nyo yung mga totoong peanuts. Or makakain nyo. Makakain nyo yun or mga muyang yung mga mani.
So guys, ngayon ilalagay na po natin yung ito, yung sitaw at talong. Nasama na po natin siya dito. So ayan. Ito. Para lumalambot na po siya sa pagpapakulo. Ito guys. So nalagay na natin yung peanut butter, sitaw, and yung ating eggplant. Siya ngayon ng rice powder para po naman sa pampalapot ng ating kare-kare. So ayan po, ay didissolve niya po ngayon yan sa mainit na tubig. Siguro mga 4 tablespoons ng rice powder. Mm-hmm. Natin sa tubig na mainit. And dissolve na rin po natin yung annatto powder, yung mamasita annatto powder sa water, sa hot water. Then lagyan natin, ilagay na natin doon sa sabaw. Unti-unti lang natin ilagay para matansya nyo kung gano'ng ka kulay yung gusto nyo. Ayan, kumukulo na siya. Lagay na natin yung annatto powder. Ayan po. Malapit na pong maluto yung ating kare-kare. So, nilagay na natin yung rice powder niya. If you can see, as you can see, malapot-lapot na yung sabaw niya. So, nasa inyo po yun kung gano'ng kalapot yung gusto nyo yung sabaw. Nasa inyo kung ano po, ano ba tawag doon? Kung gusto nyo ano, yung consistency. Oo, yung consistency ng lapot. So, nasa inyo po yun kung anong gusto nyo. Sa amin po kasi, gusto namin yung malapot. Gusto namin yung malapot-lapot. Malapot talaga. Kaya po, nadagdagan namin ng rice powder. So, as you can see rin po, sa nakikita nyo, ayan. May handa na po kami. So, ayan na rin po yung kanin namin. Nakita nyo. Ready na rin. Meron na rin po kaming bagoong. Itigisan na lang ni Lili yung aming bagoong. Ito po yung bagoong namin. Galing pa po yan, ng Pilipinas. Sa aming nanay. Oh, nakita nyo. Tanggalin mo yan. Nalagay na po natin yung ating ngayon po, pechay. Maglalagay na po tayo ng gulay. Tikman mo ni, hindi ko nalatan kasi para masarap yung bagoong. Hingi ko ng kutsara. Hindi ka inalatan. Sarap. Alatan pa? Oo, medyo ganito. Kasi naman, di ba, kare-kare, wala naman talagang anong alat. Ayun daw po. Originally, walang alat. So, nasa amin na po yun kung gano'ng kaming kaalat kumain. Pero, masarap po siya. Kasi so, marami siyang peanut. Original na kare-kare. Kasi para maramdaman mo naman yung bago. Peanut butter. Yan po ang ginamit natin, peanut butter. Ha? So, yan, nakita niya malapot na siya. So, yan. Yung. Nadagdag po siya ng asin. Natin ng konting asin kasi gusto nila medyo may alat. Pero ang original ng kare-kare walang alat. Patabang po talaga. Ayan po, naghihintay na po ang lahat sa ating special na kare-kare. So tingin ko po ma-accumulate po lahat ng kaldero. Yung mga gulay, hindi ko na kailangan mag-gunch. Accommodate na ng kare-kare. Yan. Kasya naman pala na siya. Kasi hintay lang natin matuno yung iba. Okay. So, yan po mga kaibigan. Luto na po ang ating kare-kare. So, wait na lang tayo. Mamaya kakain na po kami.